Hi, ako nga pala ang inyong guro, Ginoong Lionel de Sagun mula Subic Elementary School, Division of Batangas. Ang ating aralin na pag-uusapan ngayon ay tungkol sa ekonomiya at pamamahala, kapaligiran at kinabubuhay sa malalawigan na rehiyon. Kapaligiran at kinabubuhay sa malalawigan na rehiyon. Ang kapaligiran ng malalawigan sa Calabarzon. Ang Rehiyon 4A o Calabarzon ay binubuo ng 5 lalawigan at 19 na lungsod. Ang mga lalawigan at lungsod sa rehiyong ito ay sinasabing mangulat ang pamumuhay dahil malapit sila sa sentro ng kalakalan ng Pilipinas. Kapaligiran ng Cavite. Ang Cavite ay ang pinakamaliit na lalawigan sa buong rehiyon ng Calabarzon. Ang kalakhang lupain dito ay Kapatagan. May bahaging bulubundukin lamang kapag nagagawi sa Tagaytay. 6 ang lungsod sa lalawigan ito. Ang Cavite ay isa sa mga lalawigan sa Pilipinas na mabilis ang pag-angat ng ekonomiya dahil sa malapit sa kalakhang Maynila. Maraming kumpanya ang nagtatayo ng negosyo tulad ng Intel, isang tanyag na kumpanya ng computer. Marami rin ang nagtataguyod ng planta at industrial parks. Ito ay tinuturing na sentro ng commercialization hindi lamang sa lalawigan kundi sa buong bansa. Ang dating sakahan ay nahaluan ng mga industriya na gumagawa ng iba't ibang produkto. Ginagamit ito hindi lamang sa bansa, kundi para sa pangangailangang panteknolohiya sa ibang panig ng daigdig. Isa na rito ang tinatawag na CEPSA o Cavite Export Processing Zone. Kilala rin ang ibang bahagi ng lalawigan sa produktong kape, paminta at bungang kahoy tulad ng pinya, papaya at guyabano. Kalimitang konkreto ang mga bahay rito dahil sa industrialisasyon. Halos subdivision na rin ang bumubuo sa mga residential ng lugar. Ang mga tao dito ay mahilig manamit ng ayon sa nauuso sa kanilang lugar. Dalawang uri ng klima dito. Ang tagtuyot na nagsisimula sa Nobyembre hanggang Abril at tag-ulan na nagsisimula sa Mayo hanggang Oktobre. Ang 6 na lungsod na bumubuo sa lalawigan ay ang lungsod ng Cavite, Tagaytay, Dasmariñas, Imus, Bacoor at Tres Martires na nagsisilbing kabisera ng lalawigan. Mainam na obserbahan ang malungsod dito dahil sa pagiging angat sa industrialisasyon at komersyalisasyon. Marami rin ritong gusali na nagsisilbing opisina ng iba't ibang kumpanya. Meron ding 4 na SM Super Malls at 3 Robinson Malls ang malungsod dito. Paligiran ng Laguna. Ang Laguna ay isang lalawigan na hugis puso ang kapuluan at katubigan. Naligiran ang kapuluan nito ng malaking lawa sa buong Pilipinas, ang lawa ng Laguna. Pinakamalaking bahagi ng kabuhayan ng mga tao rito ay ang pangingisda at palaisdaan, kung kaya naging tanyag ang lalawigan ito sa bangus, tilapia at iba pang isdang tubig-tabang. Bagamat hindi ito kasing unlad ng Cavite pagdating sa komersyalisasyon, ito ay napagbibigay ng magandang ambag sa turismo. Tanyag dito ang mga lawang maaring paliguan na dinarayo ng mga turista katulad ng 7 lawa na San Pablo, Sabunot, Kalibato, Yambo, Pandin, Palakpakin, Muhikap at Sampaloc. Kitin Valley Spring sa Kalawan, Hot Spring sa Los Baños at tanyag na pag San Juan Falls. Kilala rin ang mga taga-Laguna pagdating sa talento sa pag-uukit ng mga kahoy na ginagawang produkto at binibenta sa loob at labas ng bansa. Karamihan ng mga bahay dito ay konkreto at makabago ang disisyon. Ang disenyo, ang iba naman ay mga lumang bahay noong panahon ng Espanyol na pinaganda at pinatibay. Hindi makakakala ang lalawigan ng Laguna na pagbibigay ng magandang kasaysayan sa bansa dahil sa lalawigang ito nagmula ang pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Kung kaya ang mga tao rito ay pinapanatili ang lumang tradisyon at kagulian ng mga Pilipino kahit may mga makabagong paraan ng pamumuhay. Ang Laguna ay may 7 lungsod. Ito ay ang Binyan, Cabuyao, Calamba, San Pablo, Santa Rosa, Los Baños at San Pedro. Ang sentrong kalakalan ng lalawigan ay nasa bayan ng Santa Cruz. Pagdating sa klima, tagtuyot dito simula Nobyembre hanggang Abril at tag-ulan naman sa nalalabing bahagi ng taon.
Kapaligiran ng Batangas. Ang lalawigan ng Batangas ay kilalang lugar at bigandang pagkakakilanlan sa larangan ng pamumuhay at kultura. Pagkahalong kapatagan at kabundukan ang lupain ng lalawigan. Ang ibang bahagi nito ay naliligiran ng tubig. Kaya pangunahing kabuhayan ng mga taga rito ay pagtatanim, pagsasaka at pangingisda. Hindi rin pahuhuli ang lalawigan pagdating sa turismo dahil marami dito ang diving spot tulad ng anilaw, sombrero at lupo. Dito rin matatagpuan ang sikat na pinakamaliit na bulkan sa buong daigdig, ang Bulkang Taal. Batanggenyo ang tawag sa mga taong naninirahan dito. Madiin at mataas silang magsalita. Kilala sa kanilang husay sa paggawa ng balisong. Ito ay isang uri ng patalim na nagtutupi. Inaangkat din ito sa iba't ibang lugar sa bansa. Minsan nagiging atraksyon din ito sa ibang bansa. Tulad ng mga Tagalog sa ating rehiyon, ang mga Batanggenyo ay simple lamang ang pananamit na binabagay rin sa panahon at hanap buhay. May tatlong lungsod ang lalawigan. Ito ay ang lungsod ng Tanawan, Lipa at Batangas. Ang lungsod ng Batangas ang tinuturing na sentro ng pangkalakalan ng lalawigan. Ang tag-init sa lalawigan ito ay Abril hanggang Nobyembre. Tag-ulan naman simula Disyembre hanggang Marso. Paligiran ng Rizal. Ang lalawigan ng Rizal ay parang saranggola na may dalawang maliit na buntot sa makabilang bahagi nito. Ang Rizal ay nasa hangganan ng Kalakhang Maynila sa kanluran. Ito ay pinubuo ng halos kapatagan at may bahaging tubig. Ang pangunahing hanap buhay ng mga taga rito ay pagsasaka, pagtatanim at pangingisda. Ang ibang tao rin dito ay pawang mga negosyante dahil kadikit lamang nito ang sentrong kalakalan ng Pilipinas. Tanyag din sila sa pag-aalaga ng hayop. Malaking bahagi ng mga produktong mula sa hayop na dinadala sa Maynila ay nanggagaling sa kanila. Kinilala ang lalawigan bilang duyan ng pambansang sining dahil sa kanilang husay pagdating sa sining ng pagsusulat at pagtula. Payak ang uri ng pamumuhay ng mga tao sa lalawigan ito. Kongkreto ang karamihan ng mga bahay dito. Nag-iisa lang ang lungsod sa Rizal. Ito ay Antipolo. Ito rin ang bisera ng lalawigan. Ang klima sa Rizal ay tag-init simula Abril hanggang Disyembre at tag-ulan sa ibang bahagi ng taon. Kapaligiran ng Quezon. Ang kabuuan ng Quezon ay mayaman sa iba't ibang uri ng kabuhayan, pang-industriya man o pang-agrikultura. Malawak ang kapatagan at maraming bulubundukin ang lugar na ito. Ang lalawigan ito ay kilala dahil sa pangunahing atraksyon na bundok Banahaw matatagpuan sa Lukban. Binayaan din ang lalawigan ng mahaba at magagandang baybayang dagat. Dalawang uri ng panahong naranasan dito, tag-init mula Nobyembre hanggang Mayo at tag-ulan mula Hunyo hanggang Disyembre. Dahil sa malawak na kapatagan nito, mga bulubundukin at mahabang baybayin, pangunahing pinakikitaan ng mga tao rito ang pagtatanim, pagsasaka at paghahayupan, pangingisda. Ang Quezon ay pangunahing lugar na pinagkukunan ng niyog, kopra at langis sa buong Pilipinas. Mayaman din ito sa kalakalang pangingisda dahil sa napapaligiran ng tubig. Madalas dito nagbumula ang mga isdang dinadala sa ibang mga lugar. Kilala rin rito ito dahil sa masikat na beach resort na dinarayo ng mga turista. Karaniwang makikita sa lalawigan ito mga tirahang iyari sa tabla, simento at bubong na yero o tinatawag na semi-concrete. May mga lalaki rin bahay sa mga lugar ng kabayanan. Inaangkop ng mga tao rito ang kanilang kasuotan sa uri ng panahon at gawain. Mahabang manggas na pangitaas at pantalong yari sa seda o cotton sa mga kalalakihang mangingisda at magsasaka upang mapangalagaan ang katawan laban sa init o lamig ng panahon. Sa mga babae naman, pangkaraniwang kasuotan ang kanilang kinagamit at inaayon sa gawain, okasyon at panahon. Ating sakutin, gawain isa, sakutin ang nasa LM, gawain B, sakutin ang nasa LM, gawain C, sakutin ang nasa